dito sa napakagandang naging pahayag din po ni Attorney Ferdinand Topacio. Magaling din ito ng abogado at malinaw ang kanyang pagbaybay ng mga paglabag at iskandalusong maniobra na ginawa ni Senator Reza Ontiveros using her position as a senator. Yes, mga kababayan, panoorin po natin ang video clip na ito. Yan pong si Senator Reza Ontiveros, napakasama po ng record niyan pagdating po sa pagpresenta ng witness. Kung inyo pong nagugunita, yun pong tungkol pa rin sa family, yung pinresenta niya ang mga witnesses laban doon sa mga executives ng family ay nag-umatras po at yung mga kaanak po noon ay nag-testify na sila po ay sinuhulan ng mga staff ni Senator Reza Ontiveros para mag-testify. So pagdating po sa veracity ng witnesses, sa credibility, napakasama po talaga ng record ni Senator Ontiveros. Nasasakdal pa nga po yan sa kasong paglabag ng Anti-Wiretapping Act. Sir, kahapon, majority sa ating mga kababayan nanood po sa hearing ni Senator Reza Ontiveros, ang kanila pong punto ay trial by publicity ang ginagawa ng senadora laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano masasabi po niyo doon, sir? Ay talaga pong trial by publicity. At ako nga po ay napapailing na lamang, hindi not necessarily being the lawyer of anyone, but as a lawyer in general and as a citizen of the Philippines, ay parang hindi na po natuto si Senator Reza Ontiveros, sapagkat kasasabi lamang po just a few months ago, late last year, ng ating kataas-taasang hukuman doon po sa kasong Ong versus Blue Ribbon Committee, kung saan ako po yung abogado ni Ginoong Ong. Ito po yung may connection po doon sa pagdinig sa family. Parang kinagalitan na nga po ng Korte Suprema etong si Senator Gordon at ang Blue Ribbon Committee na sinabing ang Senado ay hindi investigador, hindi to police, hindi to NBI, hindi to hukuman, kung hindi ito ay isang legislative body at hindi dapat ginagamit ang Senado para ma-determine ang guilt or innocence of anyone with respect to an alleged crime. Tsaka yung veracity, chairman, ng mga witness, nakatakip ang muka, nakukubli. Kung sila po ay totoo sa kanilang pong mga paratang, ba't po nila tinatago ang kanilang identity? Eh, mabuti na po, nabanggit nyo na yan, ano? Sapagkat yan pong si Senator Reza Ontiveros, napakasama po ng record niyan pagdating po sa pagpresenta ng witness. Kung inyo pong nagugunita, yun pong tungkol pa rin sa family, yung pinresenta niya ang mga witnesses laban doon sa mga executives ng family ay nag-umatras po at yung mga kaanak po noon ay nag-testify na sila po ay sinuhulan ng mga staff ni Senator Reza Ontiveros para mag-testify. So pagdating po sa veracity ng witnesses, sa credibility, napakasama po talaga ng record ni Senator Ontiveros. Nasasakdal pa nga po yan sa kasong paglabag ng Anti-Wiretapping Act sa in connection with another investigation na ito pong kasong ito ay inihain. Ayun mga kababayan, malinaw po ang mga binanggit na punto ni Attorney Ferdinand Topacio. Sabi niya, not just because he is among the lawyers of Pastor Quiboloy, but as a lawyer and as a citizen of this country, ay nakakasuklam po ang ganitong garapalan na paggamit ng poder at kapangyarihan para i-persecute, i-demolish at wasakin ang pagkatao ng isang individual na wala namang ibang ginawa kundi tumulong sa ating bayan, tumulong sa sangkatauhan, at hindi pa nga proven by a competent court and correct process of prosecution process, ay kinasuhan na ni Reza Ontiveros at hinatulan sa kanyang Senate Committee hearing na siya lang naman ang gumagawa ng kanyang monologue.